Hello mga ka-blueprint! Sasamahan nyo kami sa aming paglalakbay. Ngayon ay isang araw ng Canada. So, lalakbay tayo papuntang Leamington. At pupunta rin tayo doon sa Windsor. Sa border na ito ng Canada at ng Amerika. So tara! Dito na tayo sa Leamington mga ka-blueprint. So ito ngayon yung mga flag dito. So ipapakita namin also yung ferry papuntang Pili Island. So dito yung dumadaong yung isang roro papuntang Pili Island. So napakaganda doon mga ka-blueprint, pero hindi namin mapapakita sa inyo anong kaganda dahil wala naman kami doon. So ito lang mga ka-blueprint, yan po siguro ay ang mga turistang pumupunta sa Pili Island ay nakarating na. So wala naman sigurong biyahe papunta paggabi doon. So lahat ay dumadaong na, pauwi na sila. So ito yung mga yate dito, yung mga may pera, mga mayayaman. So dito nag-fishing or tumitingin sa mga magagandang tanawin dito sa lugar ng Leamington. So yan sila, naka ano na yan, ano pa itawag yan, basta nandyan na sila. So mahaba-haba itong ating paglalakbay from Toronto to Leamington, and then papunta din kami sa Windsor. So itong isang parko na ito ay yan, dumadaong na yan. So yan, basta yan na sila, ha? Mahirap din pala, no? Magba-vlog. So ito yung magandang tanawin dito sa Leamington, Ontario mga ka-blueprint, no? So maga na ito. So ito na yung second day namin. So ito yung mga pinapakitang mga pictures dito mga blueprint, mga nangyayari sa mga nakaraan. So ito na naman yung papunta na siguro talaga ito sa Pili Island mga ka-blueprint. So yung magandang tanawin na naman dito sa Leamington. Gabi yun kanina, ngayon naman yung araw na para makita natin kung ano yung nakita natin kagabi. So ito yung mga ka-blueprint, no? Kung anong nakita ko kagabi, yun yung sa araw. As I mentioned, na mayroon mga lumubog dito mga ka-blueprint na nabasa ko ito. So yung mga pangyayari noon, no? So ito na naman, papakita ko na naman sa inyo itong mga yung, parang dalawa siguro sila, no? Palitan ito, no? So parang gaya lang din sa Samal Island sa Davao City, parang yung palitan na from Davao to Samal, Samal to Davao. Same rin dito sa Leamington, nabuntang Pili Island to Pili Island to Leamington. So yun mga old na mga roro nila dito noon, mga nangalumubog na yung iba dahil sa kalumaan, di ba? So ito yung mga turista or nakatira na rin dito dahil maganda talagang tanawin dito sa Leamington. Mura pang mga bahay, mura pang mga cost of living, unlike sa Toronto ang mahal talaga, no? Kaya makikita na lang kami dito, makikita
tingin-tingin kung anong mga maganda dito sa Leamington o di kaya doon sa Windsor. So dito mga ka-blueprint dito sa Leamington ang talagang mga like sa mga matatanda na dito sila tumitira. So ang iba siguro mayaman, so mayroon sila mga yate or di kaya mga sasakyan dyan papunta yung maganda kasi dito yung lifestyle na yung titingin-tingin ka sa pero lake naman talaga dito, wala namang dagat dito ka-blueprint. So maganda rin siguro doon pa sa mga ibang lugar sa Canada, like doon sa Nova Scotia, doon sa Newfoundland and Labrador or New Brunswick, yun din siguro yung mga magagandang mga beaches, like yung talagang dagat. Dito is a lake, Ontario Lake, yun po yung mga view rin dito, no? Not as salty, hindi naman talaga dagat ito. So, pero still maraming mga isda, no? Isda dito na nakukuha din sa mga lake, pero iba din ang lake dito compared din naman sa mga lake doon sa Northern Ontario, like sa Buntang Muskoka. So iba din yung lake doon. So ibang tanawin din doon, iba din dito papuntang Leamington. So depende na rin sa choice ng isang tao, no? Kung ano bang gusto nila. Pero sabi nga nila, ito daw yung lugar na hindi masyadong mataas ang snow. So kung research natin, yung lugar ng Windsor is just like British Columbia o Vancouver, na yung snow parang hindi talaga like sa Toronto, na talagang yung pwedeng aabot sa tuhod yung snow. So hindi ko rin naranasan ang snow nila dito dahil summer naman ito ngayon. So ito, dito na tayo na blueprint sa Windsor. Border na yan, US na yan, sa harap border ng Canada at ng Amerika. So yan ang Ambassador Bridge. So sige, patingin-tingin tayo dito, pasyal-pasyal kung anong makikita natin dito sa Windsor. So Windsor, sabi nga nila paggabi daw medyo mahirap maglakad o mamasyal dito sa lalo na yun sa downtown Windsor. And itong namang Detroit at saka Windsor, Detroit sa Amerika at Windsor sa Canada, yung Detroit noon talagang puti yun. So binubuli nila yung mga itim. Mga kaibigan, dito, andito po kami. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen of all ages. Wow, ang ganda ng Detroit. So, papakita po namin sa inyo ang beauty ng Riverside, Windsor. So, dito po sa Riverside ng Windsor, makikita po natin ang beauty ng Detroit, USA. Ayan, US na po yan dyan. Ayan. So, bale, river lang po talaga. Ito yung tawag nila, ito, Riverside. Ayan. At marami pa po silang mga kung anik-anik. Tingnan po natin.
tayong spot na makukuha. Mukhang nakapila po ang mga sasakyan dito, guys. Hanap yan ng libre. Dito, oh, pwede na. There. Huh? Yeah. Pila po tayo. Why not? Pila na siya? No, I mean, sa pag-parking. Wala kayang driver yun. Nung time na nung dumami yung itim, talagang binumorder nila yung mga puti. So nagsilikas yung mga puti sa Detroit papuntang Windsor. So maraming mga puti na dito sa Windsor. So ikumpara ko doon sa Toronto, talagang maraming mga pana. Pero dito sa Windsor, kukunti. Mas marami ang puti sa mall. Pero yun na lang, ang mall nila dito is 6 o'clock lang ng gabi, magsasara na. So, gaya nila, nagsinasabi nila, pagdating ng gabi dito sa downtown talaga, Windsor, napakatahimik para doon sa Toronto. Yun na lang sa Pisao. Hindi ko rin naman na-try na talagang maglakad ako dito sa downtown ng Windsor. Ayaw ko na rin subukan. Mayroon nga talagang stabbing dito. So, talagang lalo lang siguro kapag marami na rin itim dito. Dahil yung with Detroit, malapit lang. Talagang harap lang yan. No? So, pwede ka namang pupunta dito sa parang kung nasa Detroit ka. So, ito yung mga tanawin sa harap ng border ng Canada. Pasyal-pasyal lang muna tayo dito. Tutod lang kayo dyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Don Blue Blueprint. Please share, comment, and also like my video. So ito po yung mga ka-blueprint, no? It's a maganda rin ang experience namin dito dahil no, pero minsan dahil bago ka sa isang lugar talagang nakakatakot ka. Dahil, yun nga alang sinasabi nila, may mga stabbing, may mga patayan, pero meron din naman maganda dahil kung maaga ka natutulog, maaga kang pumasok sa bahay, di wala daw namang krimen ang nangyari, no? So, kaso nga lang tahimik. Lifestyle mo, talagang gusto kang inom sa gabi. Medyo hindi ito tamang lugar para sa iyo. So, it's just a matter of choice lang. Ka-blueprint na. So, kung saan ang gusto mo, manirahan sa Amerika or manirahan dito sa Canada. So, ito lang talaga mga ka-blueprint, no? Papanood ko sa inyo.
Maraming salamat mga ka-blueprints sa inyong panonood. So, sa sunod naman na video ng aming paglalakbay dito sa Canada. So, maraming salamat mga ka-blueprint. Papauwi na po kami papuntang Toronto. So, yan na po ang papakita naming pahabol ng mga tanawin. Bye-bye!